Hello sir, morning. Antay galing sir. Ah, bangon silang. Paano po? Sir Romeo, ayan. Check natin. Pagkibukas po. Bagong silang Caloocan. Yan, 13. Automatic. Wala, nakapulo. Kilometer thermostat. Nakapulo siya. Naka-number 2. Ayan, marumi na yan. Talagang linis po ito. Ayan, sige, 13 lang. Check natin. Ay, sira tong ano, sira yung clutch. Naka-air ko mo yan? Pakipatay. Mukhang sunog ka nun. Sunog po yung ano. Sunog yung clutch. Check lang po natin yung propeller. Hindi malambot ng ari. Oh, ayan, ito po Duramax GB. Snap up na naman po yung compressor. Bakit po ganito ang mga Duramax? Minsan po kasi iniisip natin malamig pa, hindi tayo magpapalinis. Mali po. Kailangan kahit malamig pa po yung sasakyan natin, ipalinis na po natin. Kasi pag nilinis po yan, bago magkarga ng Prion, maglalagay na po ng langis sa compressor. Minsan po doon natutuyuan. Kasi po, ikot ng ikot yan, hindi na bumabalik sa compressor yung langis. Umi-stack up din po yung compressor gaya nito. Ayan, bababa na natin ito. Tatanggalin po natin ito sa board. Para matanggal yung evaporator. Malinis at maplasin. Ayan, bababa na natin yan. Ayan, check natin. Gaya po kanina, kaya sinisipat ko. Akala ko ito lang, gumitaw lang dito. Ang problema po, ayun, talagang ayaw umikot siya. Yung pulley, ayan, dumikit na siya dito sa pinaka-pulley niya, yung clutch. Tapos bumitaw yung goma. Dapat dito lang siya iikot, hindi to kasama. Ayan, dumikit na. Di ba po, pag pinaikot ko tong pulley na to, ito hindi kasama. Ayan, umiikot dyan dahil sira na yung pinaka-goma ng clutch. Kaya sabi ko nga po, kung meron tayong ganito, Duramax o JB, ayan, hindi pa po nalilinis, magpalinis na po kayo bago mahuli ang lahat. Malimit po na encounter namin ang ganito, puro compressor stack up. Kasi natutuyaan po ng langis, yan patuloy natin kung may mata, kung may tutulo. Dapat po may pumatak na. Ayan sir, ayan, tagin natin sa tagilid. Wala man lang pong lumuha. Kaya ayan po ang pinakasala rin, langis na tuyuan. Dapat po kasi may tumulo man lang na langis. Kasi sabi ko, kahit hindi marumi, talagang kailangan natin magpa-maintenance. I-flashing natin. Evaporator, malinis. Mabuti na lang, stack up kaagad siya. Ayan, hindi na umikot. Pero pag umikot pa siya, yun, kaya yan, maitim na maitim. Mabuti, yung clutch na lang ang nasira niya. Hindi na nasira yung mechanical. Kaya dilipit na po natin yung evaporator sa likod ng JB. Ayan po yung condenser, bababa din natin. Pinahayan ah. Pinahayan na ng bubuyog. Ayan, ayan sir oh. Kaya yung sa evaporator niya malinis. So ito, ang black oil talaga. Tagalan natin yung blower. Blower niya. Muna natin dito. Ito yung evaporator. Ayan. Silipin natin. Kung marumi na rin. Ayan. Malinis siya. Kaya lang, ang problema nito, paplasing natin. Kaya talagang obligado tayong ibaba. Ito na lang, nababa na compressor, nababa na sa likod. Evaporator, naplasing na. Ito na lang. Kaya ko, malinaw na. Uno, dos, tres, cuatro, ayan. Pang-apat, oh. Ayan, malino na. Kaya po yung evaporator ng Honda.
po ang pamplasin natin. Kalate. Yan, sige. Doon na rin yung blower, pinalitan na rin ng foam kasi durog na para walang singaw. Nag-green eh. Pag ganito po, kasama yung langis niyan, nung sumingaw yung preyon. Check na lang natin. Yan po, ipatong na natin yung dashboard. Babalik na lang yung ibang mga accessories. Dali lang. Yun lang, pag ganyan po, na-stack up ang compressor, hindi siya kumayod, kaya ganyan, malinis. Minsan, pag kumayod yung compressor, yun doon, yun yung napakarugi. Kapitan natin. Balik na natin yung condenser ng CIB. Ayun! No, sabi mo na eh. Oh. Ayan. Bababatin po natin tong condenser kasi yung evaporator nung piplasing natin madumi, maitim. Kaya plasing din natin to para ma-check na rin yung DC cam or filter. Malinaw. Sabi yung filter, hindi ganong karumihan. O yan, sir. Ayan po, okay. Tapos po natin yan. Ayan, okay. Pack na natin. Inuulit ko po, kung tayo meron ng ganito, kahit malamig pa, palinis nyo na po bago masira yung compressor natin. Kadalasan po kasi ganun ang na-encounter ko. Sira ang compressor, natuyuan ng langis. Ito naman. Yung nakakakapit dito. Pag-isa. Ayan, pag ganito po talaga, pag hindi natin na-align, mahirap talaga itong ipasok. Kailangan ito, may langis. Langis. Oh. Okay. Oh. Ayan, niligtas na natin para obserbahan natin kung bababa. Pag wala na, ayan, vacuumin na natin. Targa. Ayan, niligtas na, vacuum. Okay. Napuno nilagay dyan. Okay. Mati kagad. Yan, okay na. Power blazer!